Hi guys, today's video papakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng sucker para itanim. Na papakita ko rin sa inyo kung paano na hindi masira yung ibang ugat ng saging. So guys, tingnan nyo. Nakita nyo itong maliit, yan. Tatanggalin natin to. Yan. Kasi suckers yan. Mag-ano lang yan ng nutrients. Kukuha lang siya ng nutrients kaya dapat ating tanggalin. Papakita ko sa inyo kung paano ko linisin, paano namin linisin ang saging na latundan. At i-explain ko rin mamaya bakit kailangan talagang linisin to. Ayan, papakita ko sa inyo. Okay, samahan nyo ako. Saan kailangan i-remove to? Itong mga yan, marami yan. Ganyan, i-remove. Pwede natin yan. Ayan. Pwede, kanobi. Ito mga insect. Pakita ko sa inyo bakit kailangan talaga yung insect ko. Pwede.
Kasi pag hindi mo ito nalinis, itong mga dried leaves, ito, kagaya nito, ayan. Ayan, namamahay, ayan. Ayan mga insect, ayan din magdadala na magka-transmit ng mga o sakit. Kagaya ng may banchitap, ngayon pag hindi yan nalinis, ang mga ants na yan ang magka-transmit. Kaya yan ang rason bakit kailangan linisin talaga ang saging. Kailangan malinis yung puno. Yan guys, so tapos na tayong magtanim. Ngayon ang gagawin natin, magbagging. So lalagyan natin ng cellophane yung bunga ng latundan. Po. Ngayon yung cellophane, yun ang color coding. Red, white. So gagawin natin yung color coding. Let's say nagbagging tayo January 1. January, February, March, April 1, mag-harvest tayo. Kasi 90 days lang po yung latundan. Yung ginawa nung tinanggal yung flower kasi para magandang tingnan at saka malinis. Kaya tinatanggal yung blossom. Pagkatapos niyan, tatanggalin mo yung puso. Ngayon, yan, kikita nyo tinatanggal. Katapos niyan, lalagyan na ng cellophane. Yan, pinutol na. Puputulin. Pinutol yung puso ng saging. Ngayon, lalagyan ng cellophane. Tapos, lalagyan natin ng tali para maganda tingnan yung bunga ng saging pag nag-mature na. Yan. Tingnan nyo guys. Hi guys. Shout out tayo. Ayan. Hi to Raffles Del Moncas. Yan, maraming salamat sa panonood.